makakasama ho natin ang ating provincial director ng DTI dito po sa Pangasinan. Walang iba po kundi natin na director, si Ma'am Dalaten. Good morning po, Ma'am. Good morning, Sir Jay, at sa lahat po ng tagapakinig natin sa Sunshine Radio at mga nanonood po. Magandang umaga po sa lahat. Oh, Ma'am Natalie, parang yung picture mo nasa amin, eh, nakipag-party ka pa. Palagi ko, hingi ako ng picture sa'yo sa susunod. Para nakipagkasal ka pa dito. Ah. Okay, Ma'am, kumusta na, Ma'am? Ito, patapos na ang January, Ma'am. At ano po yung bang parang nakaplano? Tsaka may nagtaas ba ng presyo sa ating mga bilihin ngayon? Sir Jay, doon po sa mga minomonitor ng Department of Trade and Industry, yung mga basic necessities and prime commodities under the jurisdiction of DTI, wala pa po tayong nakikitang pagbabago at sila naman po ay tumutupad doon sa suggested retail price po natin as of August 2022 po. Okay. So wala pa, pareho pa rin, magbula po, kailan ba last na nagkaroon pagbabago ng presyo, Ma'am, nung last year? August 12, 2022 yung latest na SRP po natin. Okay. Pero kung dito sa atin sa Dagupan, halimbawa, yung mga minomonitor po niyo na price, nandun sa parang sa kanilang maximum suggested or merong mababa pa rin doon sa SRP? Dito sa monitoring natin, mayroon pa namang mga mas mababa doon sa SRP. Anong mall ba yan? Ano, ma'am? Kung groceries ang pinag-usapan. Pwede ba banggitin? Hindi natin masasabi po. Hindi natin pwede mabanggit? Opo, hindi pwedeng ibanggit po. Pero alam naman po yan ng ating mga mamimili kung saan. Hindi naman siguro sa CSI yan, no? Pero yan, ma'am, di ba ang pinaka number one binabantayan nyo? Kasama na yung mga asukal, mga dilata, mga... Opo. Ano ba? Mga processed foods. Processed foods. Monitor po natin. Opo, katulad ng mga sardinas, yung nakalatang gatas, mga coffee, detergent bars or laundry soap, mga kandila, sinapay, asin, arena, mga ganun po ang mga minomonitor po natin. Tapos yung basta canned po na canned meat, tapos yung ating mga condiments naman po, vinegar, patis, soy sauce, noodles, binabantayan din po natin yung presyo, mga toilet soap po natin, batteries, at saka construction materials po like cemento, common wire, steel wire, saka GI sheet po. Hindi ba nagtaas mga construction material? Ayon po dito sa latest monitoring po natin ay hindi pa naman po nagbabago ang presyo ng ating mga pangunahing bilihin po sa construction materials po. So wala po tayong nakikita na pagbabago as of yung January 23 po, kahapon po na monitoring report po natin. Wala pa po kayong nahuhuli ng mga nagbebeta ng mga substandard na mga bakal? Sa ngayon pong January, wala pa tayong nahuhuli po na mga mga nagbibenta po ng mga substandard na produkto o uncertified na mga produkto. But as of December 22, 2022, Sir Jay, no? Gusto ko lang ilahad po na no, ayon po doon sa ating monitoring as of an enforcement operations as of December 31, 2022 po, mayroon tayong nahuli naman po na mayroon tayong na-issuehan na 18 establishments or firms na for violation of the standards law, business name law, price tag law, at yung service and repair shops law, yung tinatawag natin na accreditation law. So, mayroon na po tayong 11 out of the 18, 11 na po ang na-penalize at mayroon pong 7 na ongoing po ang kanyang adjudication po. Ano yung pinakamatindi sa mga yan, ma'am? Siyempre po ang ano natin, pinaka-con dyan yung sa standards. Yan. Anong product, ma'am, yung standard ano ng standard po, nila? Yung mga violative products na naano natin, yung GI wires, yung LED lights, yung lead acid storage battery, sanitary wares, lighters, saka inner tubes. Yan po yung mga violative products under the standards law. Pero yung, ma'am, yung naipon ninyo na yon ay sa buong taon na yon, ma'am, or
parang yun lang ang araw na yun or nung month na yun na ginawa ninyo yung parang panghuhuli or nakarating sa inyo yun? Yung ating panghuhuli naman po ay on the spot po yan sa mga business establishment po. At kung may nakita tayo na mga violative products po, yan po ay yung nakita lang natin, no? Yung mga nakita lang natin, yan po yung ini-issuehan natin ng violation slip. So ang ginagawa po ng ating monitoring and enforcement team, sinisilyuhan yon, binabalot, sinisilyuhan, and then yan po ay ibinabalik po doon sa kanilang supplier. Mm. Okay. So yung lahat, ma'am, na nabanggit nyo kanina, na 11, di ho ba? Opo, tama? Opo. 11. Ito yung mga yung iba talagang actual na nakita na may problema na gano'n. Meron na ba, okay, ba yung parang direklamo siya, ma'am, din parang inimbestigahan nyo na totoo pala? May mga gano'n ba? Most of the time naman po ay yung monitoring and enforcement team na po ang nakaka-discover. Madalang po kasi yung mga may mga consumer complaint, no, na binabalidate din po natin. Okay. Sa ngayon ba, ma'am, marami pa rin kayong mga natanggap ng mga complaints sa mga consumers, sa mga produkto? O, yan yung situation. Pati po yung mga online selling, may mga nakukuha pa kayong mga reklamo na ngayon? Ganon? Sa ngayong January po, ang mga natatanggap natin naman na consumer complaint ay mostly po doon sa kanilang mga nabiling mga produkto na medyo hindi maganda yung quality. So yun yung ano natin, yung ating mga natanggap po na consumer complaint sa buwan po ng January. Okay, yung ngayong January, sa pagsisimula niyo, ma'am, wala pa talaga ano, dahil magsisimula pa lang naman kayo uli ngayon for 2023, di ba? Actually po, nagsimula na rin po. Di naman po tayo tumitigil, sa Sir bagay, Jay. Umiikot po yung ating monitoring and enforcement team. At yan po ay kanila pong tinitignan, no, yung compliance po ng ating mga business establishment dito sa iba't ibang batas na pinapatupad po ng ating pong ahensya. Okay. Yung mga nakalatag nyo na plano, ma'am, for 2023, meron na ba? For halimbawa sa mga SMEs natin, o yung meron bang pagbabago? Yung mga pagbabago po, syempre po, nadagdagan po. Yung atin pong mga nakalatag po na programs, projects, and activities for 2023, mostly naman po ay patuloy pa rin yung mga dating isinasagawa natin. Mayroon lang po tayong mga karagdagang focus, no? Mm-hmm. Yung tulad po nung sa ating pagtulong sa mga MSMEs dito po sa digital marketing. So, kailangan na nating i-educate ang ating mga retailers, wholesalers, at mga business establishment na parang i-include sa kanilang operations yung online or digital marketing. Okay, parang ito na, ma'am, meron ba kayo training na nakaset para dito? Or meron na, nag-face-to-face na ba kayo? Or ano pa rin tayo? Parang online? Yung usual po na ginagawa natin ngayon ay virtual at may face-to-face, pwede namang mag-join yung mga iba sa online. So ganun na yung ginagawa natin ngayon. Kasi po, lalo na yung mga malalayo na gusto nilang makapag-participate po sa mga trainings po natin, so inaallow natin po yung online registration. Kaya lang po dapat po ay nakapag-register po sila prior po doon sa date ng ating scheduled na seminar or training para sa ganun po ay ma-accommodate po sila. Parang hybrid na rin yan, ma'am. Meron nag-face-to-face. Hybrid na po. Pero ako, kung nga-attend ako, gusto ko, ma'am, yung sa face-to-face kasi merong ano, libreng pagkain pag ganun eh. Di ba, ma'am? Opo. May libre pa kape kahit paano. Opo. Tama. Pero yan, ma'am, meron na ba kayong list of activities from ang buong taon? Wala pa. Hanggang ngayon, nag-aano pa kayo? Parang inyo pang inaayos? Na-identify na po natin, Sir Jay, yung ating mga activities at saka mga programs and projects for 2023. Pero simpre, subject po yan sa approval ng ating head office. So hinihintay po natin yung approval. At syempre, baka may idaragdag pong mga iba pang
mga programs and projects ang ating pamunuan. So, yan po ang ating inaabangan. But so far po, nairoon na po tayong draft plan for 2023. Yan ang aabangan namin, ma'am, pag na-approve na yan. Pero so far, ma'am, yung accomplishment niyo for 2022, kumusta naman? Yung target niyo, ma'am, naabot ba? Nakuha? Lahat po naman ng targets natin for 2022 ay naabot po natin at na-overshot naman natin yung iba. So, gusto ko lang kayong bigyan ng rundown po ng ating sige, mga... Sige ma'am, para alam nila kung ano lahat yan. Opo. Noong 2022 po ay tumaas na po yung atin pong best, yung na-assist natin na MSMEs kasi noong 2021 talagang nag-negative po tayo because of the pandemic. So, noong 2020 po ay nagkaroon na tayo ng 20,495 na MSMEs assisted or a total of 15.65% increase compared nung nakaraang taon 2021. So, yun po. Sa business name registration po, yung mga nag-register ng kanilang mga businesses, as of 2022 po ay nagkaroon tayo ng 12.25% increase or 16,743 businesses business name registered sa DTI. So unlike po nung 2020 at 2021 nagkaroon talaga tayo ng negative nag-decrease po yung ating mga business names na na-register po sa DTI. Pero ngayong 2022 po, dahil po sa pag-open na rin ng ating mga ng ating ekonomiya, medyo mas maluwag na po ay tumaas na po ang ating percentage ng business name registered po sa DTI. Okay, the good news yan, ma'am. Siyempre, kung ibig sabihin na bibigyan mo na namin kayo lang. Konting palakpak. Konti lang eh, no? Lima lang yun, ma'am. Hindi, ma'am, pero itong ngayong 2023, alam naman natin ngayon ang ginagawa ng Pangulo, di ba? Alis binibenta nila ngayon na mag-invest dito sa Pilipinas. Yung iba-ibang bansa. Parang yun ang sinasabi nyo, may drop kayo, pero inaasahan nyo may pwedeng pagbabago, lalo na sa mga program sa mga SMEs. Ay, opo. Hindi po mahuhuli yung MSMEs natin kasi yan nga po yung isa sa mga talagang nasambit ng ating Pangulo during his inaugural address na tulungan natin at tutukan yung mga MSMEs. Kasi totoo naman po na itong mga MSMEs natin ay backbone of our economy since 96% po ng ating mga nagkukumpos po sa ekonomiya ng Pilipinas ay galing po sa MSMEs po natin. Oh, yan ay isang good news sa lahat ng MSMEs, lalo na yung malabang programa, ma'am, sa mga nag-aasin. Kasi meron ako na interview last week na ang kanyang panawagan ay madagdagan ang puhunan nila sa paggawa ng asin. Kasi kumataas nga naman ang demand ng asin, gusto nilang gumawa, at yun ang talagang hanap buhay nila, pero kulang ang kanilang kapital. Ano ba yung, meron bang parang pwedeng iset or nakaset na programa para sa mga tulad nila? Mayroon po naman tayong programa sa pagpapautang sa mga MSMEs natin under our Small Business Corporation. Hmm. So kung interesado po sila, pwede silang magsadya dito sa ating tanggapan or doon po sa pinakamalapit na negosyo center sa kanilang lugar upang ma-profile po sila. Ibig sabihin po ay makuha po yung detalye ng kanilang negosyo at yung kanilang pangangailangan at matulungan po sila na mag-apply po online kasi ang application po ngayon for SBI through online na po. Ito ma'am, pagpapautang or parang pagbibigay ng kapital? Ano ba yung ano nito? Actually, this is loan po. Loan po. Loan. Para so, ibig sabihin, magbabayad pa talaga sila. Kaya lang, hindi yung malaki yung tubo at hindi mabigat para sa kanila. Ganun ba yun, ma'am? Opo. Mas mababa po yung interest nila. Interest po ng Small Business Corporation compared po sa mga regular banks. Iba pa ito, ma'am, doon sa binibigay yung mga small business na binibigyan nyo ng kapital, di ba? Yung bigay talaga siya, hindi siya utang. Ay, yung negosyo starter kits po ang binibigay po natin, hindi po cash. Oo.
kundi yung ano kailangan nila sa kanilang napiling negosyo, di ba? Opo, opo. Wala po, wala na, wala po yung cash na nagbibigay ang DTI. Pwede sa kanila training, pwede sa kanila kailangan yung sa existing negosyo, pero pwede silang tumulong sa inyo na pwedeng doon sa kung kailangan niyo ng kapital at meron kayong pwedeng i-loan. Baka naman yung requirements sila, ma'am. Pwede bang ano yung mga kailangan para makapag-loan eh mabibigat din. Ay, hindi naman po. Hindi naman po even the requirements po, basta po ang kailangan po talaga yung kailangan natin ng kanilang history, financial records po nila, maganda po na ma-present po nila 'yan. Kasi yan po yung basihan natin kung talagang kumikita yung negosyo at kung talagang mayroon po siyang, kumbaga tinatawag na maganda yung future ng business. Meron pa rin ba kayong mga naka-schedule or nakaset na mga exhibit, ma'am, para tulungan yung mga ibang MSMEs? Yung ating mga MSMEs po, meron po tayo na mga exhibit po na pwedeng makatulong sa ating mga MSMEs. So, naka line up po dyan yung ating National Food Fair para pa sa mga food sector. Mayroon din tayong National Trade Fair at mayroon pa tayong mga Arts and Crafts Fair. Mayroon din po tayong Manila Fame na pwedeng salihan ng mga qualified po na mga MSMEs po natin. Okay, yun ang aabangan nila ngayong taon. Pero wala pa hong specific the schedule na, ma'am? Mayroon na pong mga schedule. Meron na. Ito lang po yung mga date po. Opo. At syempre yung ating provincial fair po naman sa probinsya, yung ating yung ating pong Pistay Diet Fair po naman. Ngayon, meron na ba, ma'am? Opo, every year naman po yan na ginaganap po ang ating Pistay Diet Fair sa Pangasinan. Oo nga, pero sa ano pa yan, di ba? April ba yan or May? O, April pa po. April to May. So, isa ito sa mga pinakamalaking pwede lang abangan. Opo. Hindi kaya mahal yung ano doon. Yung pagsasali, ma'am, libre ba pag sumali or mayroong bayad? May bayad po yun. May bayad po, opo. Yan na lang alamin ninyo. Hindi na namin sasabihin sa inyong presyo. Di ba? Makipag-coordinate na lang kayo, di ba? Pero yan po ay tie up kasi with the provincial government. Po. Actually, it's the provincial government who is leading the lead agency in the conduct of the fair. So, sinusuportahan po natin sa DTI. Sanang suporta niya, wag niyang mahalan yung ano. yung talagang totoong suporta sa mga negosyanteng maliliit, hindi yung opo. Mas mauna pagkikita sila kaysa sa negosyante. Ano lang yan? Ano lang yan? Iniisip ko lang. Ewan ko lang kung totoo. Okay, ma'am. Pero kayo, syempre, as DTI, talagang gusto ninyo, matulungan po itong mga maliliit na mga negosyante. Pero ngayong pag January, ma'am, ano ba ito? Renewal na ng mga permit ulit? Kasama ba yun sa inyo? Opo. Pinakamarami pong kliyente natin ngayong January ay syempre yung mga nagre-renew ng kanilang business name registration at yung iba naman yung nagre-register ng mga bagong negosyo po. So, yun po sa karamihan sa clients natin ngayon, January po. Okay. Yung pag ganito, ma'am, January, ibig sabihin, anong oras yung operation nyo? Meron ba kayo dagdag oras, dagdag araw, pero same pa rin? At yung sistema, face-to-face and online naman yan, di ba? Opo. Usual po na time po natin, pero kahit na po beyond 5 p.m. pag nandito sila sa loob or kahit nandyan pa sila sa labas, gusto nilang pumasok, ay welcome naman po sila at mayroon pa po tayong mga staff na pwedeng mag-assist po sa ating mga MSMEs. Okay. Siguro ma, final question ko lang ito. Ilan na po ba yung negosyo center natin at ilan pa yung itatayo para doon sa target ninyo for this year? Po. Mayroon na tayong 27 negosyo centers po at may dalawa po tayong ilo-launch po ngayong first quarter sa Mapandan po at sa Natividad, Pangasinan po. Okay. So, ibig sabihin, lahat ba ng bayan ang target ninyo? Dapat meron? Sir Jay, wala po pa tayong pondo para sa lahat. Yan po ay inaano pa rin po natin. Depende po sa pagdating po ng pondo mula sa taas kung mabibiyayaan pa po tayo ng mas maraming pondo para po sa establishment ng mas maraming negosyo centers. Pero di ba ma'am, 27 na kayo, di ba? 27 na ba? Opo, opo. O, ilan lang naman ang bayan natin dito sa Pangasinan at syudad? 48 lang naman, sir. O, konti na lang, di ba?
Para opo. Meron na lahat. Okay. Opo. At least kahit paano, ma'am, nalalapit na doon sa lahat, halos meron. Yung target ninyo na doon na lang sila mag-process imbis na pumunta pa lahat dito sa Dagupan City. Tama ba? Opo. Tama, sir. Tama po. Okay, ma'am, hingin na lang po ako ng inyong mensahe. At kung meron kayong announcement at meron kayong gusto pong ipaalam or panawagan sa ating mga kababayan, lalo na nag-worry, baka tumaas na naman presyo kasi big time oil price hike na naman ngayong araw na ito. Opo, unang-una po, nagpapasalamat po kami sa Sunshine Radio po sa patuloy na pagtulong po ninyo sa amin upang mapaabot namin sa ating mga kababayan ang mga programa po ng DTI. At nakikiusap po ako sa lahat po ng ating mga retailers, mga wholesalers, business owners po na sana po ay mag-iisa po tayo sa pamamagitan ng pagtupad sa mga pagsunod sa iba't ibang mga trade and industry laws na pinapatupad po ng DTI. At ganun din po sa ating mga mamimili, muli kong tinapaalala ang bawat isa na maging mapagmatsyag at maging matalino tayong mamimili. So piliin natin yung ating mga binibili, i-prioritize po natin yung mga certified products kung bibili po tayo. At syempre po, basahin natin yung mga labels ng ating mga binibili. At kung mayroon po kayong kahinahinala po na mga produkto at sa tingin po ninyo yung presyo ay masyado pong mataas, pwede naman po kayong tumawag o mag-email sa ating pong Facebook page o tumawag sa ating tanggapan o magsadya po kayo sa aming tanggapan o sa pinakamalapit po na negosyo center sa inyong lugar. Right, maraming salamat sa ating Provincial Director ng DTI Pangasinan, Director Natalia or Natalie B. Dalaten. Maraming salamat ulit, ma'am.